Amen. And now, my dear brothers and sisters, let's go back, be inspired. God works in a mysterious way. In the Isaiah 55, verse 8 to 9, sabi ni Lord, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Amen. Praise God. Thought is kaisipan. Iniisip. Ways yung pamamaraan. Ways natin, yung pamamaraan natin. Kaya nga po yung kinanta natin kanina kay Don Moen, God will make a way where there seems to be no way. He works with ways we cannot see. Hindi natin nakikita. He will make a way for me. God always make a way. But the problem, siyempre kasi brothers and sisters, Sister Ems, kasi siyempre nag-aral tayo di ba? Marami tayong natutunan. So, meron din tayong mga natutunan na gumawa ng paraan na ganito. Amen. Para sa buhay natin, para sa pag-aaral natin, para sa mga anak natin, para sa hanap buhay natin. Ito yung pamamaraan na itinuro sa atin ng kamunduhan. Yes. No, sabihin na natin kung negosyo, business, yun yung tinuro sa atin. Hindi po masama, kapatid. Pero siyempre, titingnan po natin kung nakakabuti ba o nakakasama sa atin. Nakakabuti, nakakasama sa ating pamilya. Nakakabuti, nakakasama sa pagsasama ng mag-asawa. Amen. Diba? Yun yung mga sinasabi natin. Kaya nga ang sabi doon sa Isaiah, yung daw pong kalangitan, no? At yung what to call this, kamunduhan o yung mundo ay malayo. Ganon kinumpara ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagnanasa, yung kanyang pamamaraan sa bawat isa po sa atin. Sir Ems, sa ating mga naranasan, Sir Ems. During our old life, nung hindi pa kami nag-join sa renewal, yun nga, no? Kasi bumibilib ako sa sarili ko . Yun yung, if we remember the talk ni Brother Vic, parati niyang sinasabi, row for siya. Nung sa lumang buhay, at saka nung kabataan ko, parang sinasabi ko, nasa row 1 at row 2 talaga ako. But then, yun nga kasi, I claim na galing yun kay Lord . Pero kung minsan, or madalas, nalalagpasan ko yung gusto ng Panginoon. Kasi dumidepende na ako sa talino na para bang trying hard ako na ako yun. Ways ng mundo. Hindi naman po masama kasunod po yung sabi ko. Kaya lang po sana yung nakakabuti. Amen. Hindi yung parang lumalabas sa giging selfishness, self-centered. Kasi nga, Brother Vic, sa lumang buhay kasi wala pa tayong deeper relationship with God. Amen. So parati nating sinasabi na ako yung bida, ikaw ang bida. Yun yung dikta ng mundo . Nung hindi pa natin kilalang, lubos na kilala ang Panginoon na wala pa tayong deeper relationship with Him. Yun yung sa mundo. Tapos iniisip natin na tayo ang may kakayanan. Yes. Na tayong gumawa ng paraan. Yes, kasi inaral ko to . Kasi pinagsikapan ko to . Kasi pinaghirapan ko to . Hey. Nagsumikap kaya ako dyan, no? Yes. Yun ang natin, matayog masyado. Alam natin, akala natin. Kaya nga ako yumaman . Kasi ang galing ko. Yung araw ginagawa kong gabi at yung gabi ginagawa kong araw. Kapatid, yung araw po ginawa ng Diyos para gumawa, para magising. Pero yung gabi po, para matulog. No? Yun nga. And then later on, we will suffer as we go older. Yes. Kasi po bakit? Kasi kung ikaw ay gabi na hindi ka pa natutulog, kapatid, inaabuso po natin ang ating katawan. Amen. Sa lumang buhay yan. Yes. Ikaw nga nun gabing-gabi na. Nasa biyahe ka pa. Humahanap ng pera, pero humihirit. In the long run, wala na siyang nahanap na pera. Praise God. No? Yun na nga, minsan, inaalaw ng Diyos para talaga makita natin na ang pamamaraan talaga sa Diyos. Amen. Ang kaisipan talaga sa Diyos. Amen. Pero if we seek God first, amen, no, in our life, and ask for wisdom and knowledge, Lord, ano po ba ang gagawin ko rito sa buhay ko po na ito? Paano po ba ito, Lord? Hindi ko alam. Pamahalaan mo po kami. Amen. Kapatid, makita po natin, di ba, sa ating pong mga, sa Old Testament, during the time of Abraham, no? Nung tinawag ng Panginoon si Abraham na, kasi ito nangyari, si Abraham, nagkaroon ng anak.
isa. Eh, ang tanda-tanda na nila, hindi nila ini... Sabihan ni Emre, ako, mga Diyos ko po, si Sarah, eh, hindi na po siya ubas, pasas na. No, hindi na po prunes, pasas na. Tapos mga anak, Lord, are you joking? No, but God made it different. They bless Isaac as their son. Yes. And ito, ito po yung isang, isa pang nakaka, ano, Sister Ems, yung, ito na ngayon, may anak na, eh, na-divert ngayon. Oh, yung isipan, no? Doon sa anak, siyempre, precious, binigay ng Diyos eh. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, Abraham, no? Get Isaac. Mm-hmm. Si Isaac, i-offer mo as a human sacrifice to me. Oh, loko, Diyos ko po. Kapatid, kung ganun kaya ang masasabi, marinig natin sa ating Panginoon. Yang hanap buhay mo na masagana, i-offer mo nga sa akin yan. Yung buhay mo na yan, yung anak mo, i-offer mo nga sa akin yan. Yun yung sitwasyon ni Abraham. Amen. But Abraham follows God. Mm-hmm. No, thy will be done on earth as it is in heaven. Na i-offer ba si Isaac? Si Isaac nga mismo nagtataka eh. Bakit wala silang dalang lam? Bakit kahoy lang na panggatong? Eh nung iaangat na po si Isaac, bigla po nag-appear yung anghel. Angel. Para ba sinasabi, oops, the test is over, no? Ibig sabihin, yung pagsubok ay tapos na at nalaman na ikaw ay faithful sa ating Panginoon. Amen. Another one is the Joseph, the dreamer. No? Mm-hmm. Si Joseph po ay, nako, ang dami niyang, titingnan po natin, magkakaroon ba siya ng masaganang buhay sa susunod? Eh, sa magkakapatid, siya po ay pinag-initan. Mm-hmm. No? Eh, kulang na lang patayin. Buti na lang, meron siya isang kapatid na nagmamahal sa kanya. So, hinilog sa balon. Inangat din po doon kasi, inanga. Tapos, anong ginawa? Ibinenta as a slavery. No? Eh, imagine, wrong, tapos na wrong accused pa siya na nang-rape siya. Na-imprison pa po siya. Amen. God made his dream reality. Amen. As Joseph the dreamer. Amen. Brothers and sisters, if God ways our mystery, mm-hmm. Sister Ems, how can we know him or his will? Paano yun? Parang ano yun, Brother Vic, ano? Nung before we joined the renewal, kasi nga, may mga dumarating sa atin ng mga challenges. Even in our old life, may mga challenges sa ating buhay. Pero yun nga, nakasalalay parate yung solusyon na pangmundo. Amen. Dahil nga, wala eh, hindi pa natin alam, hindi pa natin nakikilalang lubusan ang Panginoon. So, how can we know Him or His will? When we joined the renewal, that was the time na, yun pala yun. My dear brothers and sisters, we seek God first. Wow, praise God. We seek God first. Yes. Why is seeking Him is so important, Sister Ann? Because based on the renewal, on our experience with the renewal, nagkaroon na tayo ng deeper relationship with God. So, every time na may challenges sa buhay na natin, after the CLSS, after we joined the renewal, alam natin eh kung saan tayo tatakbo eh. Parang, for me, when I joined the renewal, hindi na ako dumepende sa talino ko. Hindi na ako dumepende sa pangmundo na solusyon ng mga challenges. But instead, I go first to God. I seek God first. Pero nangyari yun. Nangyari yun, Sister Ems. Little by little. Oh yes. And ang pinaka striking ko doon, Brother Vic, eh, yung mga promises ng God. Amen. Yun eh. Yun yung nagdala sa akin, nag-lead sa akin on how will I seek God doon nga sa mga promises ng Panginoon na pinagkakaloob niya sa atin. Yung nga, little by little, di ba yung kanta rin yun, Brother Vic, ano, sa renewal na little by little. Every day. Little by little, every way. Yes, no way yes. Ng Panginoon. Amen. Pero yung pong promises po ng Panginoon is for us to be open of understanding. Mm-hmm. That is a very supernatural ways of God mm-hmm. for us. He revealed Himself. Yes. Hindi lang po yung biyaya, hindi lang po yung gracia, amen. Kundi po yung He revealed Himself to us. Yes. Yung po sinasabi natin na yung unti-unti po ay naintindihan natin ang Panginoon pala
siya pala si Jesus, amen. Siya pala ang Panginoon, amen. Siya pala yung mapagpatawad, amen. Siya pala ang dapat sandigan, siya pala ang siya ang magsusumbungan natin. Amen. Eh, brothers and sisters, sa totoo lang po, makikita po natin kung paano kahusay ang Diyos kumilos kung susubukan lang natin. Amen. Marami ng previous episode natin yon, Sister Ems, yung bag sinasabi natin, it start from knowing God. Yes. Seeking God, yes. Yung sinasabi mo kanina. Uh-oh. Knowing God and then believing God. Mm-hmm. Kasi kung hindi mo naman kilala ang isa, ang Diyos, hindi mo naman talaga, hindi ka mag-believe sa Kanya. Amen. And then pag ikaw nakabelieve na sa Kanya, magta-trust ka na sa Kanya. Amen. And then pag nag-trust ka na sa Kanya, meron ka ng pananampalataya. Amen. Come what may. Pandemic comes, Odette comes, Lindol comes, Yolanda comes, brothers and sisters, hindi ka matitinag. Bakit po? Bakit? Kasi yun ang pangako ng ating Panginoon. Sister Ev, di ba, meron siyang pangako sa Jeremiah, yes. 29 verse 11? Oo, I remember yun. In Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi ni Lord, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. It's a plan to prosper, not to harm, and a plan to give you a hope and a future." Future, kinabukasan. Yes, kinabukasan. Kasi nga, na-develop na yung faith mo sa kanya. So sabi niya, "I have a plan for you." Amen. "A plan to prosper, not to harm." Yung kasi ang ano natin by the way, brothers and sisters, dito po ang nagsasalita, ang dineclare po, declares the Lord. Yes. Ibig sabihin, ang deklarasyon po, ang Panginoon na nagsabi, "For I know the plans I have for you." And what is the plan of God? Diba? Of course. Sister M, God's perfect plan. Mm-hmm. Mm-hmm. Na magkaroon tayo ng masaganang buhay. Mm-hmm. Teka muna. Sister Ems, baka naman iniisip po ng ating mga kapatid, yung masaganang buhay, yung may malaking bahay lang. Yung may magarang kotse lang. Mm-hmm. Yung may masaganang... kaya nga, minsan pag nagkukumastahan tayo, mabuti pa si Brother Vic, blessed na blessed, may farm. Mabuti pa si Brother Vic, blessed na blessed, laki ng bahay. No? Yes, it's a part. It's a part of blessings of God. Amen. But what is the real prosperity of God? Yun po sinasabing contentment. Mm-hmm. Kasi ito po yun Pagka po maliit ang kita po natin, pag binati ka, pag kinumusta ka, ano po sagot natin? Awa ng Diyos. Ganito, nakakaraos. Para bang walang awa ang Diyos? Diba? Halatang-halata na hindi siya kontento. Oh, ayan. Halatang-halata na hindi ako kontento. Sa blessing. Napatawa tayo ko ng malakas. No, I mean, brothers and sisters, prosperity is the contentment of life. Amen. If you earned 1,000, 10,000, 1 million, 10 million, billions, it's the same. Happiness. Because you are contented. Why, brothers and sisters? Because hindi ka kakabahan, hindi ka matatakot dahil alam mo ang Diyos ang nandyan. He works with ways we cannot see. Yun yung pinakaan niya. Tapos ito sabi niya, security. What is security? Not to harm you. Amen. Not to harm. Hindi ka maaano. Hindi ka mapapahamak. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Bakit po ba tayo napapahamak? Ayan na naman. It's because dikta ng mundo. Amen, amen. Ang nasusunod kasi tayo. Yes, yun, amen. Ang nagdidesisyon. Of course, siyempre naman, sister, tayo naman magdidesisyon. But of course, there is the wisdom coming from God. Yes. Yun nga yung, we should be sensitive to the message of God. Amen, amen, amen. Amen. And the last is the future. Mm-hmm. Ito po, marami po ito. Nung hindi pa natin kilala si Lord, Sister Ems, di ba, natin, on 5 years, ganito na tayo, Sister Ems, kailangan, by hook or by crook, no, kailangan, ma-attain natin ito, kailangan, ma-prosper tayo, kailangan, ito na, may maganda na tayong bahay, after 5 years, then, the next 10 years, after 5 years, another 5 years, ito na, gagawin natin, thank God, plan of but thank God, human. Sister Ems, nakilala natin si Lord ng maaga. At early at the age of 26. Mm-hmm. No? At the age of 26, this is our 36 years with the Lord, brothers and sisters. Salamat po sa Panginoon kasi po nagkaroon ng magandang plano ang Diyos sa buhay po namin. At sa'yo din, yun din ang plano ng Diyos. Kung ang pinlano ng Diyos sa masaganang buhay, masayang buhay sa amin ni Sister Emma, ganun din po ang plano ng Diyos sa'yo, brothers and sisters.
to give you a perfect plan. Pero ano po ang dapat? Seeking God first. No? He give you the prosperity, and that prosperity, hindi ito po yung prosperity lang na masaya lang tayo pag mayroong pera. No? Di ba? Yan yung gospel ng Friday. Yung ano yun, yung treasure of the heart, yun ang gospel. Kaya nga makikita po natin, kapatid ko, yung po security na kuminsan ito ngayon ang taas ng gasolina. No, meron akong kaibigan, sabi niya, Sir Vic, paano yan? Ang taas-taas na ano, walang trabaho, magugutom ang tao, matututo, magnanakaw ang tao. Yun ang nakakatakot. Yes. Imagine mo, kapwa mo natatakot ka, brothers and sisters. You have no security. Mm-hmm. You're looking only for security in this world. Kaya ang iba po nagpapatayo ng malaking mataas na bakod. Tapos meron pang barbed wire sa taas yun. Tapos may CCTV pa. Friends, people of God, our security is with God. My dear brothers and sisters, you can buy so many things. You can buy a big, big house, a condominium, a townhouse, a mansion. But you cannot buy a home. A home that there is love, joy, and peace. Amen. Yun yung tunay na bahay. You can buy security. Mm-hmm. Anong klase security? Insurance. Security. Mm-hmm. But security comes alone from God. Amen. Di ba? Makakabili ka ng mga medicine, ng mga mamahaling medicine, but health comes from God. Amen. No? Yun yung ano eh. Sabi nga nung pare eh. No? Makakabili ka ng pinakamamahal na Bible. No, nanandun lahat yung ang gaganda, may mga ano tawag doon, madali mong mahanap kung ano yung gusto mong hanapin doon sa Bible, but you cannot buy salvation because salvation is only with Christ, with God, na nagpromise sa atin, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Yung kinabukasan mo, kapatid ko, sa Panginoon natin matatagpuan. Marami na po tayong sinubukan sa buhay po natin na tayo po ang nag-isip, tayo po ang gumawa ng paraan. Pero hindi po ba mas maraming porsyento ang pumalpak po tayo? But when we give it to God, makikita po natin perfectly inaayos po ng Panginoon. He will put everything into places, brothers and sisters. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, truly, our future is in your hand. Yes. Our prosperity is in your hand. Yes. Our security is in your hand. Yes. Because you have a perfect plan for each and every one of us. Amen. Lord God, allow us to bring everything to you, Lord God. Allow us, O Lord God, to surrender everything to you. Pamahalaan mo po ang aming buhay. Yes. All these things, Father, we ask, we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. The name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen.